Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon ngayong Huwebes. Mula sa PAGASA Weather Forecasting Center, makakasama natin si Rhea Torres. Miss Rhea, magandang morning. Yes po, magandang morning din po sa inyo, pati na rin sa ating mga tagapakinig. Sa ngayon po, southwesterly wind flow pa rin o hangin ang galing sa Timog Kanluran ang nakaka-apekto pa rin sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas as well as Mindanao. Kaya asahan pa rin po natin ngayong araw ang maulan na panahon or cloudy skies with scattered rain showers and thunderstorms sa Occidental Mindoro, Palawan, Western Visayas, Northern Mindanao, Soxarjen, Zamboanga Peninsula at Bangsamoro. Kaya sa ating mga kababayan sa mga nasabing lugar, pinag-iingat sa mga posibleng pagbaha o mga landslides na dulot na katamtaman hanggang sa paminsan-minsang malalakas ng mga pag-ulan. At para po sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa, magpapatuloy pa rin yung mainit at maalinsang ang panahon, liban na lamang yung mga chance ng isolated ng mga pag-ulan dala ng localized thunderstorms sa hapon o sa gabi. At sa kalagayan naman ng ating karagatan, wala man tayong nakataas na gale warnings sa anumang baybayin ng ating bansa, kaya malayo pa rin tayong makakapalaot sa ating mga kababayan mga isda at yung may mga maliliit na sakyang pandagat. At para naman po sa latest update patungkol dito sa binabantayan nating bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na may international name na si Mawar, kaninang alas 2 ng umaga ay tuluyan pa itong lumakas or nag-re-intensify at naging super typhoon category ulit. Huli itong namataan sa layong 2,130 kilometers silangan po yan ng southeastern Luzon at kumikilos direksyong west-northwestward sa bilis ng 15 kilometers per hour. Sa ngayon po ay wala pa itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa, ngunit posible pa rin itong pumasok ng ating PAR by bukas ng gabi o Sabado ng umaga. Kaya patuloy pa rin tayo sa pag-antabay sa updates patungkol dito sa binabantayan na bagyo. Saan po natin possible na sa mga susunod na araw habang papalapit po itong binabantayan na si Bagyong Mawar at pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility, bibigyan po ito natin ng local name na si Betty at possible po nitong or posible po itong ma-enhance o mapalakas yung epekto ng southwesterly wind flow at magdadala ng mga pag-ulan particularly sa western sections ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao sa mga susunod na araw. Yan po muna ang latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, magandang morning po sa ating lahat. Miss Rhea, pahabol lang no. Kung wala pang direktang epekto yung bagyo sa atin, safe pa rin bang maglayag yung ating mga kababayang mangingisda ngayon? Or better na wag na muna silang lumayag, baka abutan naman sila sa kalagitnaan ng dagat sa pangingisda nila? Yes, so for now po, possible po yung gale force or yung mga malakas na mga hangin particularly sa most areas ng Cagayan Valley as well as extreme northern Luzon, possibly around, I think this is Sunday or mga Saturday or Sunday, so over the weekend po. So if may chances po na magstay po sila sa karagatan over those days of the week, mas mainam po siguro na huwag muna silang lumayag sa ngayong araw. Ayun, para naman safe sila kasi baka abutan sila sa gitna. Maraming salamat, Ms. Rhea Torres mula sa PAGASA Weather Forecasting Center.